Ikaw'y nagmamahal.
magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli mo at pinahahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at buong simbahan at inisalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo. At ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga hintil na sumasampalataya at utusang tupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Iyaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, magandang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang maluwalhati. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapumumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin, ay nananatili ako sa inyo. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Katulad po ng ibang mga batang Hudyo, tinuli po si Jesus noong siya ay 8 araw pa lamang na naipanganganak. Katulad ng dati, maraming tinutulan si Saulo sa mga Kristiyano. Kaya hindi na siya magsisimula sa wala
ngayong siya na si Apostol Pablo sa pagtutol naman sa pagtutuli ng mga Hentil. Bakit nga ba tutuluin pa sila gayong hindi naman sila Hudyo? Sa Kristyanismo sila kinoconvert at hindi naman sa Hudaismo. Bukod doon, para sa kanya, sapat na ang spiritual circumcision. Kumbaga, it's a matter of the heart. Loyalty po kasi at pagmamahalan ang nagtatagni sa atin sa Diyos at hindi naman tuli. At nasa kalagitnaan po ng ugnayang ito ang mahal na poong Jesus Nazareno. Siya ang puno ng ubas at tayo ang kanyang mga sanga. Kaya ang pagkakaugnay natin sa kanya ay pagkakaugnay natin sa Ama. May mga sanga nga lamang talagang kinakailangan pukanin at linisin para na rin naman sa kanila upang mamunga gaya ng ibang sanga. Naghahatid po kasi ito ng bagong buhay na pananariwa. Sa maraming paraan, pinuprun po tayo ng Diyos. Pinuprun niya ang ating buhay para lalo tayong maging mabunga. Maaaring may mga kinakailangan tayong putulin at ihagis sa apoy para ma-purify. Ano po kaya ang mga dapat nating i-let go? Ano yung mga kinakapitan natin ng mahigpit na nagkokos sa atin para hindi mamunga ang ating pananampalataya? Masakit man, nakakatulong po ito sa ating paglago. Inihahatid tayo nito sa bagong pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Sabi nga po ng mahal na poong Jesus Nazareno, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. At dahil nananatili po siya sa atin at tayo sa kanya, hindi po natin haharapin ang sakit ng pagpuputol na ito ng mga sangang hindi natin kailangan, ng mga sangang sumasagka sa makabago nating pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Masakit man, alam natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na kasama niyang puputulin ang ating mga sanga. Sa madaling sabi, sa sakit na ito, karamay natin siya. Kasi bibigyan niya tayo ng lakas. Isusustain po tayo ng Espiritu Santo sa prosesong ito ng pagpuprun hanggang umusbong sa atin ang bagong buhay. Buhay na naaayon sa kalooban niya. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdarasal, minamahal kong mga kapatid, tanggapinawa natin ang biyaya ng pananatiling nakaugnay sa kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang nagkakatipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit po natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Sa bawat lapit at sa bawat pagpapahayag ng pagtitiwala, ang atin pong itutugon, walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas,
naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming may bunga. Ang mga pari, relihiyoso at mga misyonero naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang gawain, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tingnan ni Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Panginoon, alam po naming wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaniaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa na sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan,
kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispot ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan
ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bring us to everlasting life. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, uwisigan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga idinadalangin, hinihiling, pinasasalamatan, pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na rin ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.